to Showbiz Blog Entertainment Chica. Don't forget to subscribe and click the bell icon for more Showbiz update. Formal nang kumala si Nadine Lustre bilang exclusive contract artist ng Viva Artist Agency. Nauna nang napaulat noong nakaraang taon, December 12, na wala na sa bakura ng Viva si Nadine. Base sa impormasyon mula sa isang Showbiz insider, nitong Lunes, January 27, taong kasalukuyan, ang legal counsel ni Nadine na si Attorney Lorna Kapunan ang naglabas ng press statement tungkol sa desisyon ng actress na umalis na sa Viva kahit hindi pa tapos ang kontrata nito. Sa pahayag ng Kapunan and Castillo Law Offices na pagdesisyonan ni Nadine na tapusin na ang kontrata niya sa Viva. Sabi ng kanyang mga abogado na ayon ito sa kanyang mga karapatan sa ilalim ng Civil Code of the Philippines. Sa ngayon, si Nadine ang nagmamanage sa kanyang karera at lahat ng bookings at inquiries ay diretsyang dadaan sa kanya. Si Nadine ay exclusive artist ng Viva mula ng ilang taon siya bilang bahagi ng all-female girl group na Pop Girls noong 2009. Si Nadine ay unang sumikat sa tambalan nila ni James na Jaden. Sabay silang nabigyan ng break sa showbiz na magkatamba sila sa pelikulang Diary ng Pangit sa produksyon ng Viva Films noong 2014. Pinagbibidahan din nila ang mga pelikulang Talk Back at You're Dead noong 2014 at Para sa Hopeless Romantic noong 2015. Hanggang sa sumika sila ng gusto sa ABS-CBN primetime series na On the Wings of Love noong 2015. Samantala, ang huling pinagbibidang teleserye ni James at Nadine ay ang Talay Matthew noong 2016. Matatandaan kamakailan lang ay pumirma si Nadine ng kontrata sa Careless Music, ang independent record label na itinatag at pinamumunuhan ngayon ng ex-boyfriend niyang si James Reid. Sinasabing ito umano ang unang senyales ng desisyon ni Nadine na kumala sa Viva. And that's our Showbiz Chica for today. For more information, visit link on description box below. Shout out to all my viewers. Thank you for watching.